Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. Autoruns at your service, eto po tayo. Gagawa na naman tayo ng panibagong vlog na alam kong magugustuhan nyo. Kasi po, halos lahat naman tayo mayroong sasakyan. Mga kapatid, kapag narinig nyo yung terminong blow-by ng mga sasakyan, ng makina. Blow-by, yan. Ano po ang nasa isip nyo, mga kapatid? Ito po ang isang makina, 4JA1 ng Isuzu Highlander. Yan. Hindi po siya equipped ng turbo, wala siyang turbo charger, wala rin siyang EGR. So yung makina na to ay 2.5 direct injection diesel. At ito po ay tinatawag nating naturally aspirated engine. Ngayon, titignan natin mga kapatid na ito pong unit na to ay sabihin na natin matanda na. Titignan natin kung ito ay blow-by na ang kanyang engine. Ano ho ba ang ibig sabihin ng blow-by? Ang blow-by po, napakasimple lang. Yun po yung combustion gases or pressure na nagli-leak doon sa pagitan ng piston ring at nung cylinder, nung ating engine cylinder. So habang nagtataas-baba yung ating piston at nagkakaroon ng process ng combustion, yung gases na yon ay nagli-leak doon sa gilid. At yun naman, pupunta po yun doon sa crankcase. So mula doon sa crankcase, maiipon ng maiipon yun, kaya nagkaroon po tayo ng ventilation. No, yung crankcase ventilation. So ngayon, ipapaliwanag natin, kailan po ba masasabing yung blow-by ay malakas na, kailan ba masasabing normal, at kailan ba masasabing hindi nyo na pwedeng gamitin ito, at ito ay delikado na. At ano po ba ang masamang epekto kapag ka masyado nang malakas ang inyong blow-by? At ano rin po naman ang pwedeng mangyari para maiwasan natin na magkaroon ng dagliang pagbo-blow-by ng ating mga makina? Mga kapatid, ito yung piston. Ito yung ating liner. Iko-consider natin na ito yung ating cylinder. Ngayon, ito naman po yung piston ring. So yung piston ring, ikinakabit po yan dito sa piston. Hindi ko lang po ikinabit kasi nga idedemo ko sa inyo kung paano ito gumagalaw dito sa ating cylinder or sa liner. Pero dito po yan nakakabit sa mga groove na yan, dito sa mga pagitan na yan. Dalawa po yung piston ring natin. No, itong dalawa na to at ito oil ring. So yung dalawa na yun, ikakabit po dyan sa loob nyan, pero magkabaliktaran po ang kabit nyan. Kung ito, yung kanyang gap ay nandito, yung susunod naman na piston, yung second layer, nandito naman yung gap. So magkabaliktad silang kinakabit para nga walang sisingaw na pressure, magkabilaan yun. Kaya lang, yun nga po, in due time, nagkakaroon talaga ng singaw dyan kasi nga siyempre napupudpud na yan, nagagasgas na babawasan na yan. So ngayon, ipakita ko lang po sa inyo. Halimbawa, ipinasok ko itong piston. Ayan, pumasok na po yung piston. Assume na nandoon po yung piston ring ito sa loob. Ito kasi yung magsisil eh. No? Yun nga, yung kabilang kabit, isa dito, isa naman nakaganito. So, yan ang magsisil nun. So every time nagkakaroon ng combustion process, no, magkakaroon ng pag-combust dito ng gas, no, yung fuel, ito nag-aakit baba ito eh. So yung pag-akyat nito, yun yung kompresyon. So doon pa lang sa pag-akyat no, habang kinukompress yung air po dito, no? Yung gas na nandito, yung pressure na nandiyan, yung mainit na hangin na nandito na gas, habang kinukompress niya yan, nagkakaroon na nga po ng singaw dito sa ilalim. Ayan, dito sa pagitan, nagkakaroon ng singaw. Kasi nga po, ito pong ating piston, hindi naman po perfect circle itong ilalim. Ang perfect lang po dyan, itong dalawang mahaba na to. Yan po yung talaga nakasayad dito sa loob ng cylinder. Ngayon, kapag ka po yung piston ring, ay nagkakaroon na ng problema, o kaya yung liner, no, nagkaroon na siya ng wear and tear, doon na po nagsisimula yung paglabas ng malalakas na blow-by. Bakit ko po sinabing doon na magsisimula yung paglabas o yung pag-leak ng malakas na gas or na pressure? Kasi nga po, kahit bago po ang engine mo, may blow-by na. Hindi naman po kasi pwedeng perfectong-perfecto yung pagkakasil nito. Kasi nga po, itong piston ring, habang lalong umiinit itong loob ng chamber, dahil nga doon sa combustion process na nangyayari, nag-i-expand pa po yan. Kaya yung gap na to, na makikita natin, ayan, tututusin ito, maliit na yung gap na yan, no? Yung gap na yan, pag nag-expand yan, halos nagdidikit pa yung dalawang ring, yung dalawang dulo ng ring na yan. Kaya lahat po ng engine, kahit na gasoline or diesel engine yan, meron po talagang kaunting blow-by.
Lumalakas lang po yun pagdating ng panahon. At yung nga po ang ating pag-aaralan, paano ba nating maiiwasan na sa madaling panahon ay magbo-blowby kaagad ang makina mo? So kanina, na-explain ko sa inyo itong trabaho ng piston, no? At itong, ito yung magiging pinaka-cylinder. So, sa pagitan kasi nito, itong piston sa anong cylinder at nung piston ring, ito yung piston ring, nakakabit yan. Ito, dalawa to. Magkasalubong magkakabilaan to, no? Yung gap niya. So, sa katagalan ng mga makina, nagkakaroon talaga ng pagnipis, no? Yung tinatawag nating wear and tear, nagkakaroon ng pagnipis. So, habang numinipis yan, at meron tayong gumagana yung ating combustion process, magkakaroon ng compression stroke. So, maraming usok yun dun sa loob. Kasi puputok yun, eh. Mapagasolina yan, mapadiesel yan, mag-i-ignite yan, magko-combust yan, masusunog yan. So, yung pressure na yun, may kasamang gas yun, posibleng waste gas or posibleng paputok pa lang yung gas na yon, nagkakaroon po yun ng pagsingaw dito sa ilalim. Yan. Dito. At yung pagsingaw po na yon, nung usok na yon, yun yung tinatawag na blow-by. Blow-by. Ngayon, pupunta yun sa crankcase chip. Pasok sa crankcase yun. Ano mangyayari pagpasok sa crankcase? Oo. Paano kung wala siyang malabasan? Saan siya lalabas? Anong sisirain niya? E di yung mga oil seal na mahina o mga gasket na mahihina mo, yun ang pipilitin na labasan. Oo, yung kasi hindi mo siya pwedeng pigilin eh. Para kayo nagsasaing ng sinain. Kahit anong takip mo diyan, lalabas at lalabas yung pressure. Oo, parang turbo rin yung yung lalabas turbo yung maghahanap talaga ng malalabasan. Lalabasan. Yung ano na yun, yung blow by gas na yun. So yung blow by gas na yun, dinisign naman talaga ng gumawa ng mga makina na to, meron siyang labasan. Ano meron ba yun? Meron labasan. Crankcase ventilation. Crankcase ventilation. Pero pag nagbara yung ventilation mo, mapipilitan siyang lumabas sa dip stick. Sa dip stick, lalabas yun. Oo, dun siya lalabas. Pag bukas mong ganun, tinatawag nila yung biglang tumatalsip ng langis. Yung langis. Kaya pala minsan, pagka, limbawa, may nagpa-check up sa amin dito, ang unang-unang ginagawa ni Chief, bubunutin niya yung dipstick. Dipstick, oo. Pag bunot niya ng dipstick, nakita niya, may usok, medyo malakas, minsan may kasama pang langis. Hindi mo naman kagad pagdududahan na blow-by yun eh. Oo, pwedeng sa ventilation lang. Oo, doon sa ventilation na valve. Sa diesel po kasi, ventilation valve lang ang tawag. Pero sa digasolina, anong tawag, Chief? Positive crankcase ventilation. Ayun, positive crank. Meron siyang positive. Pero sa diesel, walang positive. Kasi nga po, yung sa lumang design ng mga engine nun, no, lalong-lalo na sa digasolina, hindi naman pwedeng maglalagay ka lang ng ventilation papunta doon sa intake manifold. Hinihigop kasi ng ng manifold yun eh. Control, may control dun siya. So yun, ipaliliwanag namin yun sa ibang vlog namin. Yung tungkol sa positive ventilation, PCB. Hindi po kasi lahat ay merong PCB. Lalong-lalo na ito sa diesel engine, hindi po ito gumagamit ng PCB. Ventilation valve lang, meron po siya. Wala yung positive, wala yung add. So ngayon, Chief, ito. Paano kung barado nga itong ventila dyan? Kung barado yung ventila, ano mangyayari sa makina? O edi pipilitin niyang ilabas yung langis. Doon mo makikita yung blow-by niya. Yung blow-by niya? Oo. Pipilitin niya lumabas kung ang dip stick mo talagang sarado. Yung iba nakita ko tinatalian. Oo, doon lalabas eh. May pagkakataon pang itutulak yung dip stick. Itutulak na yun. Pagsira na yung o-ring doon eh. Pagkakit tinutulak na yun, grabe na yun. Talagang magpa-overhaul ka na. Pero yun pala, pwedeng sira lang din yung ano mo. Pagsira yung ventilation valve mo. Ventilation valve mo, pagsira, barado, stock closed. Yun din yun. Akala mo ngayon, global. So kung hindi siya lumabas sa dipstick, lalabas siya dun sa mga oil seal. Sa mga oil seal, yung kung sino yung maluwag doon, na madaling ano. Yan, kahit mahina ang blow-by mo yan, ha? Kasi habang umaandar ka, lumalakas din yun. Dumadami yan, napupuloy. Kahit mahina ang blow-by mo. Ngayon, Chief, ito ang tanong ko sa'yo. Halimbawa, Chief, naayos na natin yung ventila. Yung ventilation, yung valve, naayos na natin. At kailan mo ba sasabihin na yung blow-by normal pa o hindi na? Pagka yung open naman ang ventilation, maluwag, okay, walang bara. Tapos sa dipstick doon na halos lahat yung makikita or doon sa takip ng
Ano? Oh, dito sa cup. Oh. Okay. Yung sa takip kasi, ando doon yung pressure ng langis na sumasama sa sa rocker arm. Okay. Kaya akala mo minsan lumalabas yung langis, pero uh-oh, okay lang yun doon. Kasi may bomba doon ng langis. Ngayon dito sa deep stick, walang bomba ng langis eh. Pag lumabas na dyan ang langis, wala na, blow-by na talaga. Blow-by na talaga yun. Sobra na. Sobra. At saka kung talagang malakas na malakas yung usok. Ang malakas na yung usok. Sa binod. Pero bago mo desisyonan, siguro doon mo yung ventilation open. Kung open. Chief, halimbawa, malakas lang yung usok, wala naman langis. Oo, umuusok. Blow-by pa rin yun eh, no? Blow-by pa rin yun. Eh, halimbawa, walang usok, pero may langis na tumatalsik. Blow-by pa rin yun. Pero pwedeng, ano, baka naman sobra lang yung lagay nila ng langis. May iba naman, na-over sa langis. Nasasobra sa langis. Okay, ngayon, Chief, may nagsabi sa akin, pagka daw ganyan na blow-by na, eh, kargahan mo lang doon ng makapal na langis. Hindi rin eh, hindi pwede. Kasi bakit? Pag uminit yung langis, manifest na rin yun. Para na rin tubig yun. Eh nga, paano ba yan, Chief? Eh, kasi yung mga kinalakihan kong mga sasakyan, kasi meron akong pampasadang jeep noon eh, Francisco, C221, C190 makina eh. Mm. Yung aming ventilation eh, ginaganon lang namin Yan yung tinatawag na drop by. Pinagbawal na yun eh. Oo, nagdudumi yun eh. Oo, diba? Na yun. So ngayon, ang nangyari, nila ng valve. Itong nandito, ang ginagawa nila, yung mismong ventila, yung breather mismo, dinadrop nila. Uh-huh. Yung luma kasi, nandoon mismo sa crankcase halos yung ano, yung drop by eh. Sa gilid ng block. Oh, ngayon, yun ang hinahanap ko dito. Nasaan yun? Wala na ngayon. Saan napunta yun? Nandito na sa ibabaw. Nasa bag cover. Ah, hindi. Doon mismo sa loob ng makina. Umaakyat dito. Oo, umaakyat doon. Sumasalo. Oo. Oh. Sa pababang gasol. Ang langis. Aakyat ngayon yung gas. Aakyat naman yung... Yung galing sa crankcase. Ah, yung pressure. Oo, sa labas naman ng cylinder yun eh, di ba? So, aakyat doon. Iakyat na rito sa head. Tapos ilalabas niya dun sa bentila. So ngayon, Chief, sick ba yun kung talagang malakas na blow-by mo? Paano sick? Eh, halimbawa, talagang malakas na yung blow-by, inaakyat niya na yung langis. Ipinapasok niya na dun sa intake manifold. Ano mang pwedeng mangyari pag ano na? Hindi, mausok na masyado din na mahinang humapa. Oo. Kasi blow-by, wala nang kompresyon. Wala nang kompresyon. Tapos pupunta na sa tambucho mo yung mga langis. Oo. Punta sa combustion chamber. Oo. Hindi mo na makontrol yung usok. Yan ba yung sinasabing diesel, yung oil runaway? Runaway na. Talagang yung sobrang punong-puno na ng usok. Iniiwan ka na. Hindi mo na mapapatay sa susi yan. Hindi na. Oo, hindi mo na. Kasi yung oil mo na rin ang nagiging... Gatong. Gatong, nagiging diesel. Ang magiging fuel. No. So, Chief, yung sinasabi mo kanina na yung drop, yung mga lumang sasakyan nung araw. Mga isusi, tupot, yung mga. Meron pa nga yun, Chief, yung mga Willys Jeep nung araw. O, ganun din. O, ganun yung din. Sa gilid lang ng block na mataan yung... Kaso, Chief, nung nagkaroon ng gyera, ang nangyari, inilulubog nila yung mga sasakyan sa tubig. Hindi ginagawa nila yun, tinataas nilang gano'n. Tinataas nilang gano'n, di ba? So, hindi kasi pwede pumasok sa loob ng makina yun eh. Oo. Saka yun po, ibinawal na rin talaga ng environment group yan. Sa emission, talaga ibinawal yan. Nung na-develop yung bagong, yung close ventilation. Na yung blow-by mo, yung galing sa crankcase, papasok na dito sa loob ng makina. Lalabas sa breather. Breather. O, yung breather na yun, yun yung ventila, yung valve. Lalabas dun sa breather, tapos ipapasok ulit saan? Sa intake manifold, dito sa air cleaner. Sa air cleaner. Sa tubo ng air cleaner. Ng air cleaner, saka intake manifold. Ipapasok lahat ulit dyan. Ihigupin niya ulit, balik niya ulit sa combustion chamber. Ngayon, Chief, ang nagiging problema nga kasi kapag malakas na yung blow-by mo, lalo na yung isang design natin na merong turbo, yung mga engine na may turbo, nakakapag-cause din ba yung turbo na lalong lumakas ang blow-by? Oo, siyempre. Kasi malakas ang pressure nun. Yung pasok ng turbo. Oo, talagang pressure yun. Pressurized talaga yung
isang ano mo, piston ka, piston brake mo. So kahit sabihin mo bago yung sasakyan mo, kapag di-turbo ka, meron magkakaroon ng konting blow-by. Hindi pwedeng maalis eh. Kasi talaga may dadaan at may dadaan sa gilid ng piston. Oh, saka malakas yun. Sinisiksik nila yung malakas na pressure doon eh. No? Inubugan ang turbo doon sa ano. Eh, dapat 10% lang dapat eh. Pagka kinuha mo yung pressure noon, yes noon, dapat 10% lang. So meron talaga, may 10% na blow-by talaga. Na, ngayon, pag bumaba pa doon, pag tumaas pa doon sa 10%, malakas na blow-by. Malakas na blow-by mo. Sira ng rim, liner, ano man ang mali doon. So Chief, pwede ba nating paandarin to para malaman natin kung ito ba malakas ang blow-by, paano ba? Kasi gusto ko ring maipakita sa inyo mga kapatid. Ang isuso kasi, natural na may uso ang repair. Okay. Lalo na yung mga diturbo. Bakit, Chief? Bakit? Ano ang design nung ano nung clearance ng piston niya? Ang turbo, yung mga ano, malalaki clearance ng piston rin yun. Kasi mataas ang temperature, ang init niya. Kaya pag nag-expand siya, tama lang para sa o mag-tukod yung piston rin. Sa liner? Sa liner. Kasi pag tumukod, masyadong maliit yung clearance mo sa piston rin. Sisirain niya yung liner? Sisirain niya yung liner. Mamabali ang piston rin. Kaya talagang ano? Kaya talagang nakadesign siya na hindi tukod yung piston rin sa liner? Malaki ng konti ang gap. Ngayon, sabi ni Chief kanina, talagang ang isuso, lalong-lalo na particular dito sa engine na to, meron talagang blow-by eh. Meron talaga. Kasi tinanong ko nga siya, kasi nga, yung design ng kanyang piston ring, May gap talaga. Medyo malaki yung gap. Malaki. Oo. So yung gap na yon, ito po yun ah. Yung gap ng piston ring, yan. So Chief, ano yung sinasabi mo dapat liitan? Ano yung sinasabi mo? Yung ibang gumagawa, nagmimigami ko, kumukuha sila ng oversize na piston ring. Oo. Sila nag-detail. Para masunod nila yung gusto nilang gap. Mas maliit. Okay. Pero mali yun, kasi lagay mo na lang sa standard ng manufacturer. Oo. Nag-experiment na sila dito eh, kung gaano kalaki ang kailangan i-gap. Oo. So, huwag ka na gumawa sa sarili mo eksperimento. Huwag ka na mag-experiment. Oo. Sumunod ka na lang doon sa manufacturer. Oo. So yung outer diameter nito, ang gumagawa ng paraan para magkaroon siya ng gap, ito. Oo. So kung yun yung gap niya. Kasi pag tukod na yan, hindi na yan liliit. Diba? Tukod na eh. Tukod na rin to doon. Nag-expand dyan, bali yan. Oo, ito, nag-expand pa kasi to. Lalaki pa yan. Oo, nag-expand pa to, lalaki pa yan. So, magtutukuran tong dalawang gap na yan. Eh, masisira ito, masisira din itong ano? Liner. Masisira yung liner. At yun nga, magkakaroon na ng gasgasan. Kaya ang mangyayari, lalo lumalakas yung blow-by. Oo, eh, masira na. Oo, kaya nga ang sabi natin, walang perfectong seal. Hindi talaga ito maipe-perfect yung seal. Kaya ngayon mga kapatid, kung meron kayong mga sasakyan na sa tingin nyo ang aga-aga pa, nag-blow-by na, meron na kayong nakikita ng konting uso. Yung ba eh, normal pa? Kasi ano yun mo yan, kung kunwari, kumain siya ng 1 liter na oil sa loob niya isang buwan, okay yun. Pero pag nag 2 liter ka na, sa dati mong gamit, medyo mabigat na yun. O yun mga kapatid ha? Yung ibang ano kasi, doon bumabase. Yung gamit nila as brand new, ngayon talaga nagdadagdag pa rin sila. Oo, magta-top up ka talaga eh. Oo, top up ka. Ngayon, kung dati isang buwan, umabot ng kalahatong litro yung pinag-top up mo. At araw-araw mong ginagamit. Makakabisyo mo na eh. Pag nag 1 liter yun, o nag 2 liter na, ay, delikado na. Blow-by na masyado yun. Blow-by na. Oo. Ngayon mga kapatid, eh kasi nga, napakahirap namang intindihin. O sige, umuusok yung dipstick mo. Hindi naman yung talagang may kasama ng langis, ha? Hindi naman yung talagang pagbukas mo ng dipstick mo, nagpa-fountain yung langis ng ganon. Eh nga, umuusok na yung dipstick mo, eh siyempre, ninenervous ka, eh. Kailan ba, baka mamaya, yun nga, mag-run away yung ano mo, yung makina mo. Eh yun nga, sabi ni Chief, kung halimbawa, every month, ikaw ay doon sa bago mong sasakyan, eh nagdadagdag ka ng kalahating litro, tapos after a month or after 2 months, nagdagdag ka na naman ng kalahating litro. Normal pa yun kasi normal, medyo bago pa yun eh. Yun talaga ang kawin ng langis. Oh. Yun ang blow-by niya. Oo, oh, normal lang yun na kumakain siya ng langis. Pero sa habang lumalakas yung idinadagdag mo,
So, tatandaan mo lang yun, siguro. Oh, tanda mo. Oh. Ganong kalakas kumain ng langit siya sa buwan. Pero Chief, bakit ganun? May meron bang paraan para maiwasan natin yung pagkain ng... Yung ganun na ang bilis niyang ano, nag-deteriorate nung... Hindi, ano dun eh. Iwasan mo dyan yung sobrang RPM. Yung revolution per minute niya, merong kaskasero. Minsan, nasa driver video. Siyempre, kung labing mataas ang RPM mo, mataas ang presyon. Dari rin masira. May kinalaman ba yung ganda ng langis doon? Mayroon, yung ordinaryong langis? Ang langis mo, laging fresh, laging maayos. Oh. Merong langis pagka umabot ng ganong kilometro, ganon-ganon, may hinana yung kanyang dulas. Yung lubricants. Lubricants niya may hinana. Palitan mo. Oh. Eh paano, Chief, kung maganda nga yung langis mo, marumi naman yung makina dahil yung nai... yung dumi na nakikicreate nung ano. Ay, nung... hindi natin drain mabuti. Oh, hindi. Meron kasing ano, alam mo na yon yung pinag-usapan natin tungkol doon sa EGR. Oh. Meron kasing design talaga ng EGR na mali eh. Oh. So, ang nangyari, nagdudumi siya doon sa ating makina. Kasi yung EGR, galing sa Tambucho yun eh. Exhaust gas recirculation nga. May carbon yun eh. May carbon na kagama. Madaling magpadumi yun. Oh, eh, yun yung EGR. Dapat naman talaga ang EGR. Hindi naman continuous na gumagana yan. Hindi, hindi. Oh, meron talagang... Isang pag uminit, sobrang ng init, mabawasan niya yun. Ay, dadagdagan niya. Or sobrang tulin mo na, sobrang over RPM. Oh, pag ganun-ganun lang ang gana niya. So, hindi naman tulin-tulin yun, papitik-pitik lang. Oh, depende nga yun sa trabaho nung ano. Nung ating computer at nung mga sensor na nandoon. Eh paano yung crosswind? Wala namang sensor. Oo, walang computer. Bumabasa na lang ito sa tulin mo, sa RPM. Oo, yung mga lumang engine, wala namang mga computer. Sabihin, 4D56, so, yung mga luma talaga na naka-EGR pero wala namang computer. Eh babantayan nyo po talaga yung inyong makina, yung loob ng inyong makina. Ito mga kapatid. Meron na siyang konting usok minsan. Yung bang usok na yan, normal pa ba yan? Normal na lang yan. Good pa yan? Good pa yan. Good pa yan? Oo, normal na normal yan. Siya isusok ng ganitong modelo. So, ibig sabihin, hindi pa dapat magkano, mabahala yung may-ari nito. Ito. Ngayon, kung halimbawa, tatakpan ko ito na ventila. Run, run, nalika dito run. Tutupin mo ulit yun. Tapos takpan mo ng kamay mo, tignan natin. Okay. Yan. Takpan mo ngayon. Kamay mo lang, takpan mo lang ng kamay mo. Sa dilim. Bumarangan yung dipstick. Yan. So, tinakpan niya. So, yung ito mismo yung galing sa trigger. Wala pa halos na dito sa usok dito. Kunti-kunti pa lang. Kumpal lang na pang meron. Eh, paano kung lumakas yan, Chief? Wala ka dito lang yan. Kasi yun. Wala ka dito. Titignan naman natin kung may ano, kung may talsik na langis. Ito kaya, tingnan natin kung may talsik na langis ito. Yan, yan nagay ko yung papel. Natin kung metal chip na langis. Wala, oh. Wala. Walang talsik. Yeah, dapat yan, naipita na natin yan. Oh, wala. Pag tumalsik ang langis dyan at malakas pa, Lobay na talaga. Pero yung ganyan, wala pang lobay. Eh, parang kung kaunti-kaunting langis lang? Yeah, natural yun. May kaunti talaga. Natural lang yun, no? Huwag lang yung malakas, yung parang sumisirit. Okay, o. Oh. So, Ron, tignan nga natin doon. Buksan mo nga yun, yung oil cap. Ito, natural. May ano dito? Meron yan. Pag yun, andyan ang bomba lang. Bomba lang. Naglalaro ang langit dyan. So, ayan. Itingnan natin kung gaano kalakas yung talsik dito. Pero ito, normal to. Normal yan. Ayan, normal yan.
Oh. Ang hindi normal, yung pag umabot na rito, kita ka na. Oo, oh, yung sa mataas na gano'n, no? O sige, takpan mo na yan, Ron. So ito, para sa isang matandang makina, normal pa to. Napakaganda niya. Oo, oh, para sa isang matandang makina. Pero kung ang makina mo, bagong-bago pa at ganito, alit meron din. Meron din, oo. Oh. Meron din konti, ano? So yun, wala pa rin usok to, no? Dito lang tayo sa printer niya, Ron. Okay, ano? Pero doon, wala talaga. Hanap tayo ng blow-by. Yung blow-by? Hanap tayo ng blow-by dyan. Pag meron tayong blow-by, vlog natin para makikita na. Oo. Kasi hindi naman yung blow-by. Hindi, at least naipakita lang natin na ito, ito talagang normal pa to. Oo, normal. Kapag kaganyan yun sa inyo, normal pa yan.